welcome back to my YouTube channel. And for today's video, tuturuan ko po kayo kung paano linisan ang ating KYOWA waffle maker. So, ito po yung ating KYOWA waffle maker. Ayan. So, madumi po siya sa loob. Hindi po agad siya nalinisan nung last time na ginamit. So, paano ba ito linisan? Diba? Yung struggle ng karamihan sa atin. Since hindi naman natin pwede buwasan ng tubig yan, guys. Siyempre naman. And of course, pag nag-umpisa tayo ng paglilinis, kailangan make sure naka-unplug ang ating waffle maker. Ayan. So, anong gagawin? Kukuha lang tayo ng paste towel. And kailangan po maligangan po yung ating paste towel. Okay? Okay guys, so ito ang ating paste towel. So, ang gagawin natin dyan is ilalagay lang natin siya dito. Okay? And then, tatakpan natin siya na mga ilang minuto siya dyan para po yung moisture ng paste towel natin is ma-absorb sa loob. So, since ito po ay maligam-gam, yung paste towel guys, maligam-gam, binabad ko muna yan sa mainit na tubig and then, nung kaya ko na siyang pigain, yun, pwede na siyang gamitin. So, ito na siya guys. So, pagkalipas ng ilang minuto, okay? Ayan. So, ayun lang. Gagawin lang natin, syempre, basic, pupunasan lang natin siya dyan. So, punasan lang natin yan, mga area na yan, diba? Matatanggal na yung kanyang mga dikit-dikit dyan. Ayan na nga siya, guys. Okay? Ayan. So, eto, mayroon din tayo. Ito naman, isa natin dito ang ating pancake maker. Ayan. So, same procedure lang din guys yung ginawa natin kanina, no? So, pupunasan din lang natin siya ng basang towel sa paglilinis ng ating mga appliances. O, katulad nitong ating pancake maker at ang ating waffle maker. So, ayan guys, napakasimple lang naman gawin. Basta importante guys, after natin gamitin or paglutuan itong mga, eto nga, so kailangan natin agad siya linisan para hindi nadikit ang kanyang dumi. So, yun lang guys. Thank you so much for watching this vlog. See you next time. Bye-bye.